At mapalad tayo ka Ellie ngayon kasi kausap natin via phone patch yung ating undersecretary. Ito, ka Ellie, napakadaling kausap. Bawat pangangailangan natin madaling tumugon. Kasama po natin ngayong umaga DepEd Undersecretary Tonicito Umali. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am VP Lenny, Kuya Eli, at lahat po ng mga nakikinig. Magandang umaga din po. Magandang umaga, Asek, Tony. Opo, ma'am. Apa. Opo, ma'am. Mm-hmm. So, hingi po kami ng update at dito po sa implementasyon ng K-12. Kung mukhang naubos na rin yung mga tumututol dito. Oo. Ito, ka Eli, nung bago ito simulan, maraming tumututol. Pero naalala ko nung enrollment last year, kung hindi ako nagkakamali, ASEC, halos 1.5 million yung nag-enroll sa senior high school. Tama po ba? Tama po yun, Ma'am VP. At ngayong taong ito, halos lahat po nung numerong yon ay nagpatuloy po ng grade 12. Mm-mm. Kaya nga po yung ating pong projected total number of enrollees, both public and private, from kinder to grade 12, ay nasa 27 million po ang tinataya po natin. As of like the other day po, Kuya Eli, Ma'am VP, ay nasa 26.6 na po yung nakakapture nung ating EBEIS o yung electronic way of monitoring the students who are enrolling in our public and private schools. So we are hitting almost the numbers that we really expect po. ASEC, syempre dahil bago itong programa, marami yung mga pangangailangan ng additional classrooms, additional teachers, textbooks, etc. Nakakahabol po ba tayo sa pangangailangan? Ma'am VP, yung sa classrooms, may mga ongoing pa po tayong constructions for grade 12. Ginagawan po natin ng paraan doon po sa mga lugar na hindi pa nga po natatapos yung mga silid-aralan para po sa grade 12 by using for example classrooms para po sa junior high school. Pansamantala po lamang dahil pang natapos na po ay okay na tayo, so nagdo-double shift ang junior high school kasi gusto natin single shift po ang senior high school dahil very focused po yung pagtuturo. Mga ganong pamamaraan, among others, Madam VP, yun po ang ating ginagawa. In terms of textbooks, yan medyo matugo po. Meron pa rin pong mga textbooks tayo na hanggang ngayon ay pinabibit pa rin po natin kasi may mga ilang we could just imagine po because there are four tracks, academic, textbook, sports, arts and arts and design. And per track saka bago po, lahat po, di ba? Bago lahat yung materials. Opo, it really takes time po para ho. Pero we're getting there po. Yung ano nga, eto ASEC, yung bunso ko pong anak ay first batch din ng K-12. Grade 11 siya nung nakaraang school year. Ngayon ay papasok ng grade 12. At nakita ko, ibang-iba na talaga yung mga subjects nila. Parang mas specialized na. Gaya po nung anak ko, meron siyang subject na engineering. Meron siyang subject na parang advanced sciences. Ito po yung konsepto ng grade 11 saka grade 12. Talagang kung ano yung gusto mong gawin. Pag college o after college, dito na talaga yung preparasyon. Di po ba, ASEC? Opo, Madam VP. So there are, you could say, three types of subjects na kukunin po nila. If you may, Madam VP, the way you may categorize it is yung core subjects, which are subjects common to all tracks. Iba lang po yung titulo, but something to do with English, Filipino. Okay ako, sir. Hello? Okay. Sir? Kukuha po tayo ng update dito po sa K-12.
Bagong sistema po ito kasi ma'am, tarang tayo na lang po talaga na pag-iiwanan. Mm-hmm. No? Parang bago natin ito in-implement ka, Eli, tatlong mm-hmm. bansa na lang. Mm-hmm. Yung hindi pa 12 years yung basic education. Opo. Ngayon na, nag-implement na tayo, dalawa na lang sila. Mm-hmm. Ayun. So, napaka-importante po nito. At maya-maya, yung sa kolehiyo, nako, may good news po kami. Dahil sa, siguro, yung mga hindi po nakapakinig at ng radyo, nakapanood sa television o nakabasa sa dyaryo, eh, pati sa college. Ito yung balitang marami nagbubunyi ngayong linggo, ka Eli. Mamaya, guest po natin isa sa principal authors yun, ng apa. Batas. Napakaganda ho nito dahil sa alam naman natin, yung edukasyon, lalo sa ating bansa, yung mga Pilipino, gustong-gusto po nila mag-aral, no? Mm-mm. Pero kadalasan po ay hanggang high school lang. Totoo, dahil sa pag-college ay wala na po. Okay, so, okay na ba si Asek? Okay, balikan natin si Asek Umali. Asek, good morning. Balik po tayo. Apo. Apo. Pasensya na. Pasensya lang po kayo, Asek, na naputol po tayo. Apo. Apo. Madam VP, actually, I was hearing you talk. But in any event, as I was saying, Madam VP, dun po sa asignaturang nabanggit po ninyo, tama po yun. So, we have core subjects. Yung core subjects po, ito yung pare-pareho. Ano man yung track na pipiliin mo? Apo. Tapos meron din po tinatawag na specialized subjects. Yung po siguro yung tinutukoy nyo, Madam VP, na yung depende. Oo. Apo, doon sa sinabi po ninyo, parang lumalabas ang anak po ninyo, Madam VP, ay STEM or Science, Technology. Tama po kasi nasa Science High School po kasi mukhang yung estudyante na Science High School, talagang ito yung track na kailangan sundin. Apo, specialized subjects only unique to that particular track, at we also what we call same subject, different competency. Okay. Asek. Pero binabago lamang po yung content. Depende lamang po sa yung po yung nangyayari. Saka ito, Asek, ito yung marami nagtatanong. Ano yung gusto mong sabihin ng voucher system? Opo, ito po yung government assistance to students and teachers in private education voucher system po natin. Sa senior high school, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga nakapagkumpleto ng grade 10 sa pampublikong paaralan na nagnanais pong pumasok sa pampribadong senior high school. Automatiko po, they will get 22,500 kung ang paaralan ay nasa National Capital Region. Uh-oh. Outside NCR, Madam VP, nasa isang highly urbanized cities as categorized by our DILG, nasa 20,000 po yan. And outside those two areas, mga iba pong municipalidad, 17,500. Mm-hmm. Kung sila po ay present recipient ng voucher, meaning nasa private school na sila, 80% of the amounts that I mentioned, yun po yung entitlement po nila. Asek, binibigay ba sa kanilang cash o dinidiretso dun sa paaralan kung saan sila mag-aaral? Dinidiretso po dun sa paaralan kung saan po sila mag-aaral. We call it voucher system, but wala naman po talaga silang voucher na natatanggap dahil ang kailangan po lamang ay yung kanilang learner's reference number and some requirements, at alam na po ng paaralan what ang gagawin para ibigin po ang ating DepEd at mababayaran po sila. Ito ba yung mga dati nasa public schools na dahil walang public school na malapit sa kanila o walang DepEd school na malapit sa kanila, papasok sa private school, o pwede din ito dun sa mga dati nang nasa private schools? Mga dati na pong nasa private school, Madam VP, na dati lang nakatatanggap ng ESC voucher system din po natin, Education Service Contracting, dahil grade 7 to 10, meron din po tayong tulong na ibibigay na mga nasa private schools, nasa mga 11,500 po yan, NCR, outside NCR, mga nasa 8 to 8,500 po yan. So, automatiko qualified po sila sa voucher sa senior high school. At dun po sa hindi pa po nakatatanggap ng kahit anong ayuda sa ating pamahalaan, kung nag-apply po sila online and then pwede rin po manual nitong
nag-deadline po tayo ng February, in-extend sometime in May, pwede rin po silang makakuha. Ito, kasi naalala ko nung i-implement pa lang ito, hindi kasi lahat na high schools na existing noon, parang merong senior high. So, kung yung malapit sa yung high school, walang public high school, walang senior high, pwede ka maghanap ng ibang malapit na paaralan kahit hindi ito DepEd school. Ito, eligible yung bata na mag-apply for voucher. Tama po yun, Madam VP. So, ganyan nga po yung kalimitang nangyayari, yung sitwasyon po ninyong sinabi, at yan din po yung idea behind the voucher system dahil baka yung track na gusto ng hindi available bata, oo. Ay maaaring meron pong senior high, Madam Vicky, pero hindi yun ang ibang track. Oo. Opo. O kaya talagang walang senior high dun sa public school, katulad po ninyong sinabi, at may malapit na private senior high school. So, pwede po silang pumasok po doon through the voucher system. Ayun. Ako. Okay, so magandang balita po ito. Tsaka dito po sa K-12, ako talaga sumasangayon kasi depende, ma'am, no, sa gusto ng bata. Oo, yung linya, halimbawa, kung kasi ipipilot mo maging ano, maging accountant yan o engineer. Hindi naman yun yung gusto niya. So ito ang kagandahan, parang imunomolde pa, na ano, no, yung inuhulma. Bata pa lang, para kung sa college, kung ano ang kanyang kurso. Saka hindi lang ka, Eli. Paminsan din, hindi na talaga kayang mag-college. Parang mas binibigyan ng pagkakataon na kahit high school graduate lang, mas employable. Yes, mas madaling makahanap ng trabaho. Okay. So, Asek, bago tayo magtapos sa ating interview, hingin lang kami ng update at dyan po sa Marawi. Kumusta po? At yung pag-aaral ng mga bata, yung mga naapektuhan ng gear dyan po sa Marawi. Displaced learners and displaced teachers, yung po yung una po nating tinutukan. Hinanap po natin sila, Kuya Eli, at sinigurong natutugunan yung kanilang pangangailangan. Kagad-agad na binigyan po sila nung pinatawag po naming psychosocial intervention. Yung iba po, they call it psychological first aid, PFA. Dahil napakahalaga po nun na maging maayos po muna sila psychologically bago po sumuong uli sa pag-aaral o pagtuturo. Kumalap po tayo ng donasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pati rin po sa pribadong sektor, at ang ating Sekmiling Briones ay talaga naman pong naging matagumpay sa pagkuha po ng mga learner's kit at teacher's kit. At sa katunayan, ang ating pong Madam VP Lenny po natin ay nagbigay ng hiwata bababa sa 3,000 na upuan. Opo. And we are very thankful to that, Madam VP. At yan po ay dinistribute sa pagkakaunawa ko po sa Schools Division Office, Schools namin sa Iligan. Opo, sa Iligan nga po. Ayan, apa. Okay, so Asek, salamat po sa inyong oras ha, dito po sa Armen, sa Bisha Bisyong Leni. Ah, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Asek. No, napakapalad natin ka, Eli. Bisita po natin, Linggo ng umaga. Yung isa po sa mga principal authors ng bago nating pinagbubunyi na batas. Magandang umaga, Senator Bam Aquino. Good morning, Vice. Good morning po, Kaeli. Sa mga nakikinig po sa atin sa Naga, Marahay na Aga, sa Indogabos, at sa mga kaibigan po natin sa Cebu, Cagayan de Oro at Davao, maayong buntag sa inyong tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Siguro, Kaeli, umpisahan lang natin, kasi marami nagbubunye, marami din katanungan tungkol sa bagong batas. Pero siguro, Sen Bam, konting kwento kung paano ito na ipasa. Kasi alam natin na hindi basta-basta yung pagpasa ng panukalang ito. Opo. Actually, ma'am, no, ako po yung principal sponsor nitong batas na ito. Ibig sabihin nun, at the time kasi po na nagsimula yung 17th Congress, kinuha po natin o hiniling po natin sa ating mga kasama yung Committee on Education. Education. At alam po ni ma'am na ilang buwan rin po tayong nagserbisyo doon. At ito po yung ginawa naming pinaka mahalaga priority bill po namin ng time na yon, no? Na maipasa po natin yung, at that time nga, tawag lang po namin Free Tuition Act, no? Simple lang. But of course, nung sa proseso po ng paggawa ng batas, naging Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Pero naalala mo, Sen, kung anong buwan nito iniyain? Ano po, we filed it pagbukas po ng 17th Congress.
Alam ko po may mga ibang nag-file rin po nito noon, no? Mm-hmm. In fact, yung technically yung principal author po niya kasi doon po sa amin ka Eli, yung unang nag-file becomes the principal author at usually ano yan, no, nireserba yan sa mga senior senators. In fact, sa pagpa-file, lagi po silang inuuna para yung naming rights na sa kanila. So technically po, si Senator Ralph Recto yung principal author ng batas na to. Pero marami po kaming author. In fact, I think more than 13 po kaming authors ng batas na ito. At pagsimula pala ng 17th Congress, ginawa na po itong priority legislation ng Senado, no? In fact po, yung Senate President po natin, si Senator Pimentel, Majority Floor Leader, Senator Soto, Minority Floor Leader, si Senator Drilon, na pagkaisahan na po nila at ng caucus namin na ito po talaga yung bibigyan ho namin ng pansin. So from the start, ito na ho talaga yung focus ng ating Senate. And nung naging Chairman of Education po tayo for about 8 months, ito po talaga yung binigyan ho natin ng pansin. Mga hearing, pag-defend po nito. Ito yung madugo. Ito yung madugo, Senator. Di ba kahit sa House of Representatives ka, Eli, yung pagfa-file pa lang ng bill bago magbukas yung Congress, medyo iba kami sa Senado eh, kasi mas marami. Pumipila na yung mga congressman para ikaw yung mauna. Ano rin ho, pumipila rin ho kami, no? But in the end, no, pagkatapos po ng almost 8 months of consultations, workshops, hearings, period of interpolation, napakatagal, period of amendments, napakatagal rin. Eventually, umabot po tayo sa BICAM. And yung counterpart ko po noon, si Congresswoman Hofer, no? Si Anne, yung head po ng Zamboanga, si Bugay. Yes, yung head po ng Higher Education. At nandun din po sila Congressman Joey Salceda, na isa rin sa mga nagtulak po nito, yung mother po ni Senator Cheese, no? Congresswoman Evie, of course. And of course, si Senator Cheese, nung pumulit po siya sa akin as education chairman, tinuloy rin niya po ito, yung BICAM, no? So, marami po talagang nagtrabaho para sa batas na to. At natuwa naman po tayo na finally napirmahan po ito ng ating presidente. And of course, we'd like to thank the president for signing this law. Salamat po, mahal namin Pangulo. Kasi talagang, alam mo Senator, nasa Leyte po ako nung napirmahan nito ni Pangulo. Yung days before niya pinirmahan, parang marami yung pangamba. Baka hindi pirmahan dahil merong mga yung mga economic managers ng ating bansa, mayroong pangamba tungkol sa batas. Opo. At hindi ko na ho siguro babanggitin, pero syempre nagdebate rin ho dyan, no, about those numbers kasi sa tingin po namin masyadong mataas yung nasabi ng DBM na kinakailangan para sa batas na to. Yung sabi ho nila 100 billion. But yung Senate numbers po namin is closer to 25 billion at yung CHED naman is closer to 34 billion. So medyo malayo yung 100, no? At sabi nga ho namin sa Senado, and this is Senator Legarda yung nagsabi ho nito, tsaka si Senator Lacson, mga chairman tsaka vice chairman po ng finance, kung ano pa man yung mangyari, hahanapan po namin ng pondo ang batas na ito. Yun yung palagay ko ka Eling, kailangan maintindihan ng ating mga kababayan. Kasi meron mga nagsasabi na maganda nga yung batas, pero kung wala namang pera, baka hindi naman ma-implement. So ngayon po, sinasabi sa atin ni Senator Bob na napag-usapan na sa Senado na kahit gaano kahirap, sisiguraduhin nila na merong budget. Opo. At pati sa House, yung leadership po ng House ay nangako rin. So maganda po ito. Opo, at sabi ko nga, no, nung mga tao nagsasabi sa akin, oh, Senator, baka ma-veto to. Sabi ko, I really doubt it, no. Hindi talaga ito ma-veto kasi sobrang halaga ng batas na to, ang raming umaasa sa batas na to, tsaka sa totoo lang po, no, ka-Eli, pag pumunta ka talaga sa mga SUCs natin, makakausap mo yung mga estudyante tsaka mga magulang nila, makikita mo talaga na nangailangan talaga ng tulong, So, isa ho itong panukala na sa tingin ho namin masyadong mahalaga para mabito. Kaya ako, from the start, sabi ko, kahit may pangamba pa yung iba pang sekretarya, alam ko na hindi ito ibibito ng ating presidente. Saka ano naman, pag Senado sa House of Representatives na nagsabing hahanapan ng budget, medyo panatag yung loob natin kasi yung budget naman sila yung nagpapasa. Actually, yun din yung isa pang hindi na gigets na maraming tao. Sabi nila, sinabi ni DBM, walang pera, di ibig sabihin, wala na yan. Actually ho, yung tinatawag na power of the purse, yung kapangyarihan pagdating po sa pondo ng bayan, actually po, nasa Kongreso at Senado po yan. So, wag po kayong mag-alala at hahanapan po natin ito. Ang target date po for implementation is second semester of school year 2017 to 2018. Oh, ang pagkaintindi ko nga ka Eli, next school year pa, yung pero pala second semester. May binabanggit po si Budget Secretary na baka 2018 kasi ang susunod po nito, Senator, yung IRR Opo. Yung Implementing Rules and Regulations at mukhang ayusin pa kung paano hong ano ho ba
siyempre titignan niyo po rito sa IRR kasi baka yung iba mag-OA masyado katulad sa anti-distracted driving. Di ba? Medyo OA yung iba, di ba? Well, yung IRR, sa totoo lang po, no, matagal na ho namin kausap yung Chad dito na sinasabi ho namin sa kanila, even last year pa, matutuloy itong batas na to. Gawan nyo na yan ng lahat ng pag-aaral na kailangan nyo, lahat ng mga studies na kailangan, gawin nyo na yan kasi magiging batas to. And even in the BICAM, na ginawa po namin nung Mayo, so ilang buwan na rin po yung nakalipas, sinabi na namin doon that this will be implemented second semester of school year 2017 to 2018. So gusto mo sabihin, Senator Bam, even before this was signed, parang isa na siya sa tiningnan talaga ng CHED? Opo. Well, actually, ma'am, kung tutuusin, yung first semester nitong school year na to, meron ng libreng tuition. Okay. Because meron pong insertion ng 8 billion. If you remember, Kaeli, no? Yung ibang mga estudyante po natin ngayon sa SUC, libre na kanilang tuition. Now, pero hindi lahat. No? In fact, sa ibang mga SUC, mga 70%, sa iba po 60%, pero may mga SUC sa mas mahihirap na lugar, 100% po, libre na yung tuition nila. This is because nung 2017 budget, naglagay na po ang Kongreso at Senado ng 8 billion pesos para po dito. Because even then, nung binubuo po yung 2017 budget nung 2016, yung mga senador nagsabi na matutuloy itong batas na to, simulan na natin. Of course, na-delay lang po ng ilang buwan, no? But yung 8 billion pong yan na pinungunahan po ni Senators Lacson and Legarda, yung paghahanap po niyan, eh, nandyan na po yan. Tsaka may IRR na rin po yan. So, kumbaga may dry run na, so pag, may practice na. Pag implement nito sa second semester, dun din sa 8 billion na yun kukunin? Well, yun yung kailangan natin tingnan. Because ang alam ko po, yung 8 billion na yun, nilaan po yun for the whole year. While ang second semester ng ilang mga schools will start in January of 2018. Yung problema kasi dito, Kaeli, iba-iba yung umpisa, no? Oo, yung bago po eh. Iba po yung budget year, iba po yung school year. Yung school year ho natin, usually, ano ho yan? June to March. Or August to May or June. August to May or June, no? Eh, yung budget ho namin sa Congress and Senate, January to December. So, merong, merong alignment na kailangan gawin ho, no? But, ang sabi nga ho namin, maybe, pondohan na muna ito, gamitin na muna yung lumang IRR na nagawa na po ng CHED, and yung full IRR can be for school year 2018-2019. But definitely, kung naibigay ho namin yung libreng tuition sa maybe 70% ng estudyante for the first semester, siguro naman kaya ho namin mapondohan itong second semester. No? So, kung ano pa po man yung magiging form po niyan, desidido po yung mga senador na maramdaman po ito kaagad ng ating mga kababayan. Yung isa pang tanong, Senator Bam, kasi yung pangamba, baka daw sa mahirap na mahirap talaga, kahit libre yung tuition, may kahirapan pa din. May kahirapan pa din pumasok kasi marami din kaakibat na ibang expenses maliban sa tuition, yung allowance, daily allowance, pamasahe, board and lodging, textbooks. Ano po yung kasagutan natin sa mga pangamba nila ngayon? Opo. Actually, Vice, no, yung mga current scholarship programs po ng gobyerno, hindi po nawawala. Ito po yung dagdag sa current scholarships programs. Gaya ng UNIFAS, di ba? Yes. Actually po, yung DSWD po natin, meron silang napakagandang scholarship program para sa mga anak ng four-piece families. Oo, ito yung SGPPA yata. Yes, in fact, mas mataas po yun, 60,000 pesos per per semester po yun, per year po yun, no? So, mas mataas pa po yung pwede ho nilang makuha, no? And as we know, yung ating LGU, meron ding scholarships. Yung ating mga simbahan, meron ding scholarship. Yung ating mga civic organizations, meron din po. So, ito pong libreng tuition and miscellaneous expenses po natin, pwede pa rin silang mag-avail ng iba pang mga scholarships ng gobyerno, ng private institutions para po matulungan yung kanilang gastusin. Pero ito, Senbam, lilinawin lang natin, yung free tuition pagdating lang sa mga state colleges and universities. Ano po, ma'am? Yung coverage po niya ay lahat ng ating state universities and colleges, accredited local universities and colleges. So, meron ho ata mga 50 na LUC na accredited po sa ating bayan, and marami na hong nag-a-apply na rin na ma-accredit pa, at test na run TVIs. Okay. So, government-run tech-rock institutions, pasok po sila dun sa coverage ng libre. Yung naalala ko, Senbam, nung hindi pa na ipapasa yung batas, yung isa ding pangamba, baka pag libre na dito sa mga eskwelahan na to, yung mga nag-aaral sa mga private schools, baka maglipatan na dito. Opo. Actually, yung safeguard po natin dyan, dalawa. One, meron ho tayong tinatawag na cap sa ating mga SUCs. No? Because
hindi naman po sila unlimited. Oo. Kung tutusin po, meron silang kakayahan lang ng certain number of students kasi limited yung kanilang building, yung kanilang kurso, yung kanilang number of teachers. No? So, hindi naman po itataas yung cap na yon. Hindi niya pwedeng tanggapin yung lahat na hindi naman talaga pwede. Opo, so, ano po ito socialize? Depende sa antas sa lipunan. Actually, pamilya. Yun po yung pangalawa kay Ellie, no? Naglagay ho kami sa batas na pwede pong magsagawa yung SUC at ng CHED ng affirmative action mechanism sa enrollment. So, ibig ko sabihin, from the enrollment pa lang, pwede nang i-check kung ano po yung antas ng pamumuhay at ma-direct talaga yung pagpasok sa SUC para po sa mga poor but deserving students. Para hindi naman nakakain ka, Ellie, ng space, ng SUC, yung mga kaya namang kaya naman, mag-aral sa iba. So, ano po yan? No? Ang prediction ko po dyan, within the next few years, magbabago rin po yung mix ng ating mga estudyante sa SUC. Kasi talagang yung intention po ng batas, mabigyan ng tulong yung mga nangangailangan. So, as the years go on, magbabago po yan, makikita po natin yung ating SUC, mas ibubukas po yung pinto para sa mga nangangailangan nating kababayan. Ayan. Opo, so, Senator, dito po sa batas na ito, kasi di ba sa bukod sa matrikula, yung mga miscellaneous fees, no, yung iba pa mga detalye, ang dami mga bearing dyan, mga sa library, school ID, di ba pag mga athletic fees yung sa mga PEO ko naman yung mga miscellaneous po, so lahat po ito libre kasama pasok po yung miscellaneous fees pero yung differentiation po yung distinction po natin dyan kung ito ay mandatory o non-mandatory. Okay. Ibig sabihin ng mandatory? Kung ang pinagbabayaran po natin ay may epekto sa ating grado o may epekto sa ating estado bilang estudyante, kabahagi siya, mandatory, kasama po yun. Alam ba sa library? Kung yan po kinokolekta sa lahat at sa enrollment, kasama po yan sa miscellaneous. Pero kunyari, may field trip. Tapos optional po ito. Ayun, pwede kayong pumunta, pwede kayong hindi pumunta. Wala hong epekto sa yung grado. Yun ho, pwedeng kolektahin ng SUC at hindi po yung kasama sa libre. Pero pwede rin po kayong mag-decide na huwag po yung bayaran. Ayun, so, pag mandatory, usually po, yung mandatory, yun po yung binabayaran kapag enrollment. May school ID. Kasi, di ba, hiwalay na bayad po yan. Totoo. Eh. Saka isang magandang balita ka, Ellie, hindi lang ito dun sa magte-take ng 2 or 4 years na college course, pero pati TESDA. Yes, opo, ma'am. Yeah, opo, ma'am. Pero kaklaruin ko po, ma'am, hindi kasama ang postgraduate. Okay. So, master's, PhD, medicine law, hindi po kasama yan sa libreng tuition. Pero pwede po yan, yung mga estudyante po dyan, pwede mag-avail dun sa mga scholarship programs. Opo. Ito, isa din na narinig kong pangamba nung ipapasa ito, sabihin na natin na libre din yung tuition sa TESDA. Una, paano mo nasisiguro na yung mag-a-avail na kailangan talaga? Pangalawa, baka dagsain din. Baka dagsain din yung mga TESDA accredited centers. Kaya nila mag-take in ng ganong kadaming estudyante? Sa totoo lang, ma'am, kung yung kaya mag-take in o hindi is really dependent kung magkano yung pondo na ilalagay natin sa kanila. Okay. So, kung tingin naman po ng TESDA, kailangan pong palakihin yung programa, kailangan po sila humingi ng dagdag pondo sa Senado at Kongreso. Nakikita rin namin, magkakaproseso talaga yan every year where yung ating SUCs, LUCs, tsaka TVIs sa TechVoc institutions, magsasubmit po yan ng kanilang budget every year sa Kongreso at Senado. At siguro po, sasabihin nila, Senator, Congressman, meron po tayong waitlist na 1,000 estudyante. Kailangan nyo kaming pondohan. Pero pag pinondohan nyo po yan, hindi lang po yan yung tuition. Pati po yung building, pati po yung dami ng teacher, pati po yung courses, yun po yung kailangan pang-expand. Kasi hindi po naiintindihan rin ng maraming tao, yung quality ho, kailangan ma-maintain o kailangan ma-improve. Tama. At kung yung inyong eskwelahan, pang 3,000 tao, pero 10,000 yung nandyan, talaga magsasuffer po yung quality. Quality. So, magkakaproseso po yan. No? But at the minimum, and siguro po yung pinakamakaramdam po nito instantly, yung mga currently naka-enroll. Yung 1.6 million students hindi po natin. Hindi na nila kailangan problemahin yung susunod nilang tuition. Opo. At nakita rin po namin no, sa pag-iikot po namin, pag tinanong nyo po yung kanilang magulang, ang tuition, yan yung number one na umuutang. No? Umuutang ka para magbayad ng tuition. Yung tatay o nanay, umaalis po ng bansa para mabayaran po yung tuition. Yung ibang mga magulang po, kumukuha ng second job para lang po makabayad. So, isa po itong major cost ng maraming pamilyang Pilipino na sa tingin po namin, pag na-free up yan, at least, malaking ginhawa po yan. Sabi nga po namin, yung tuition kahit po sa SUC plus miscellaneous expenses,
posibleng 1 month salary. Ito, na po oh. Yan, o 1.5 month salary. Yung ano, Sen, sa Pilipino talaga yung pagpatapos ng college. Para eto ka, Eli, yung number one na aspiration na bawat opo, pamilya. Opo, opo. So, yun ho talaga yung pinaka-goal ng batas na to. At tingin naman ho natin, at the end of the day, yung lipunan ho natin yung pwede mag-benefit dito. Kasi may mga nagbabatiko, Sen, sabi, para sa individual to, hindi naman to para sa lipunan, di ba? Umikot rin ho yun. But tingin ko naman po, itong pagkakaroon ng mas maraming opportunities para sa ating mga kababayan, posible ho, hindi lang yung individual yung kumita ho dito, gumandang buhay, yung buong lipunan po pwede po umunda dahil dito. Tama, opo. Ito, Sen, curious lang ako. Sabi mo kanina, parang kabahagi sa batas, na magkaroon ng parang affirmative action yung mga SUCs na siguraduhin na yung mga estudyante yung iti-take in nila, eto yung mga pinaka-nangangailangan. Opo. Yung ngayon, bago na ipasa yung batas na yan, yung mga SUCs ba natin, meron ng ganon? Actually ho, hindi ko ho alam kung merong unwritten rule yun. No? Hindi ko alam kung written down yun. Sa mga iba-ibang charter, sa UP ho, meron ho yun sa UP charter, no? At yung SUCs, kanya-kanyang charter naman po yan, yung iba sa kanila, meron talagang nakalagay na dapat nakatuon tayo sa nangangailangan. Pero usually ho kasi, dalawa yan eh. One is, yung pinaka-nangangailangan. Pangalawa, yung kayang makapasok sa entrance exam. Oo, totoo. So, ang nakikita po natin, yung karamihan po talaga ng pinaka-mahihirap po, yung nasa laylayan, ang intervention po sa kanila is really at K-12. Oo. Kung maging mas maayos po yung kanilang K-12 experience, mas malaki yung chance na makakapasok po sila sa kolehiyo. But usually po, yung nagda-drop out ay mas maaga pa sa grade 12. Totoo. Hindi na po umaabot ng grade 12. No? So, kung yung intervention po natin dyan, kailangan po educational system approach. Oo. Hindi pwedeng kolehiyo lang, hindi pwedeng K-12 lang, kailangan buong talaga. Sistema. Kasi buong sistema talaga. Kasi Senator, ba mahalaga yung diskusyon na yan? Kasi naalala ko nung pinagdedebatehan pa yung batas, isa sa mga lumabas, baka yung makinabang, yung medyo nakakaangat na sa buhay, kasi sila din yung mas may access sa magandang high school education. So, kung mag-a-apply sila sa SUC, parang may advantage sila dun sa mga pinakamahihirap na hindi talaga nagkaroon ng magandang high school education. So, ano talaga ka, Eli? Talaga yung pag-overhaul nito, hindi lang buong sistema talaga yung kailangang ayusin. Sabi ko rin nga ka, Eli, itong ginagawa natin para magkaroon ng access sa tertiary level, first step pa lang yan. Oo. Because yung pag-i-improve po ng ating kalidad. Iba pa yan. Yung pag-link ng academic tsaka industry, no, para pag-graduate, sigurado may trabaho, iba pa rin yan. So marami pa pong kailangan gawin, no? But ito ho, malaking hakbang po ito at malaking reforma po ito. Now, Vice, yung nakikita rin kasi namin, and this was the deliberation during the BICAM. Si kababayan po nyo, si Congressman Joey, ho, yung nag-explain po during the BICAM, 90% po ng mga estudyante sa SUC are middle class and below. Okay. So, ano ho yan, no? Malaking range po yan, no? Pero yung pinakamahihirap, nasa bottom 30%. Okay. So, meron po kayong 60% rin na wala na po dun sa talagang pinakalaylayan. Medyo laylayan na lang po ito. Ang tanong, at ito po yung discussion namin sa BICAM, nararapat bang matulungan yung mga hindi naman nasa bottom 30 pero alam nating nangangailangan pa rin? At yung naging usapin po namin doon, tama lang na bigyan sila ng tulong. So pag sinasabi po ng ibang economic manager, eh yung nakakapasok naman dyan, wala naman sa pinakamahihirap, tama rin naman po yun. Hindi ko sinasabing mali sila. Pero kung pupunta po tayo sa SUC, makikita po natin yung karamihan ng mga estudyante po doon, yung kanilang pamilya, kailangan pa rin ng tulong. Kailangan pa din ng tulong. Opo. Kasi yung naalala ko, Sen, isa ito sa mga discussions bago napirmahan yung batas. Karamihan kasi sa mga SUCs, competitive din yung pagpasok. Ang gusto sabihin, mag-i-examine ka, hindi lang na dahil gusto mo dyan, makakapasok ka na. Sabihin na natin, ang pwede lang maka-enroll ngayong na first year. Ang pwede lang maka-enroll sa school year na to, 3,000 na estudyante, pero 10,000 yung nag-apply. Parang ang sinasabi nila, Sen, ang chances na ang makapasok, yung mas nakakaangat yung buhay, makapasok na 3,000, napakalaki. Opo. At yung pinakamahihirap, baka nandun sila sa hindi makakapasok. Opo. Pero yung 3,000 ho na yun, ito yung diskusyonan ho namin, kailangan pa rin lang tulong. Kailangan pa rin. Kasi yung 3,000 na yan, na mag-decide na pumasok sa SUC, wala pa rin po yan dun sa top 10% na masasabi ho nating comfortable na.
Yung karamihan po dyan, yung mga families, minimum wage earners, meron lang trabaho, pero at hindi the end sapat. Of the day, hindi pa rin sapat. Mm-hmm. At uutang pa rin para lang makapagbayad ng tuition. So, ito po yung set na gusto pa rin po nating matulungan. Saka ito, Sen, di ba sabi mo, patuloy pa din yung mga scholarship programs ng gobyerno. Sabihin na natin, ako, napakahirap ko. Aasa lang ako sa tulong ng gobyerno para makapag-aral ng kolehiyo. Pero hindi ako natanggap sa SUC. Kung ibang paaralan yung papasukan ko, pwede pa din ako mag-apply ng scholarship. Pwede pa rin po. Yeah. Pwede pa rin po. Actually, yung tatlo po yung major, tawag ho natin dyan, parang major branches na itong batas. No? Yung una po, yung pinag-uusapan nating libreng tuition and miscellaneous expenses sa SUC, LUC, and TBI. Mm-hmm. Yung pangalawa po, yung pagdadagdag sa ating scholarship programs. Oh. Yung scholarship programs po na yan, tawag ho dyan TES. Hindi naman ho yan pinangalan kahit kanino man. TES yung tawag kasi tertiary education subsidy. Okay. No? So, ito po yung scholarship na pwede pong ma-avail ng mga estudyante both in private and public institutions. So kunyari nasa private university ka pero kailangan mo pa rin ng tulong, pwede po kayo mag-apply dito. And yung scholarship na yan, pwede mo magamit in a public school, pwede mo magamit in a private university. Yung mga community colleges, send ba pwede din yung scholarship? Opo, sir? Pwede po 'yun. Ang tawag ho diyan portable scholarship, pwede niyo pong dalin kung saan man. Oo, no? Kasi napapansin ko at least dun sa amin, yung parang pinakalaylayan mga nasa community college. Opo, eh. Opo. Actually, kung community college po yan at maganda naman po yung standards nila, pwede sila mag-apply sa CHEN. For accreditation. Mag-accredit po na LUC and baka pwede rin hong makapasok sa libre, no? Oo. Yung third branch po niyan, yung student loan program, na medyo bago ho ito. Kasi, pero sa ibang bansa, uso ito. Sa ibang bansa, normal na yan, no? Pero sa ating pong bansa, study now, pay later, naging study now, pay never. No? Wala akong nagbabayad. So, natigil po yung programang yan. No? That was a program, I think, in the 60s or 70s. Okay. But eventually, hindi na po pinapatupad. Dahil walang nagbabayad. Walang nagbabayad. So, walang umiikot na pera. So, nadidefeat yung purpose. Mag-scholarship ka na lang. Uh-oh. But ito pong study now, ito pong student loan program na ito, yung bago po dyan, ikakabit sa SSS and GSI payments, yung payments mo. So, unang-una, magbabayad ka lang kapag may trabaho ka na. Okay. Kasi sometimes, pinapabayad na. Wala pa naman. Trabaho. So, ito, magbabayad ka lang kapag may trabaho ka na. At pangalawa, yung collection, mas magiging madali kasi yun naman po yung automatic na kinakalta. So, hindi pa napag-uusapan kung mayroong interest rate o wala, kung ano yung terms. Pero, nasa batas na po yan na pwede na pong gumawa ng student loan program na pwede yung i-avail ng mga nasa pribadong eskwelahan, mga maglulo, magme-medicine, magwa-masters, magwa-PhD. So, yung ano, yung may trabaho na, wala din takas. Opo, opo. Kasi, kumbaga, lahat tayo, wala naman tayong takas sa SSS, GSIS. Tingin ko, Senator, mas magandang arrangement to kesa yung lumang programa na wala nga nagbabayad. Opo. So, ito pong third, I don't think this will be implemented na masyadong malaking programa kaagad. No? Baka magsisimula po yan, pilot program muna. Yung scholarships, actually, meron naman talagang scholarships na binibigay ang gobyerno. Even without this law, nasa 13 billion na po yan. Uh-oh. At usually po, nakaladge yan sa DSWD, sa DND, PNP, so yung anak po ng soldiers and policemen, DOST, sa mga achievers po natin, sa CHED, of course. No? So yun, dadagdagan po yun. But yung pinakamalaking budget item talaga, and I think yung pinaka-focus ng batas na to, yung libreng sa State University and College. Ho. Ayun, Ka-Eli. Okay. So, hiwalay pa ito sa mga medical students, no? Di ba? Merong project din ng gobyerno doon eh. Opo, actually, yung para po sa medical students ay kasama po yan dun sa 8 billion ditong first semester. Ah, okay. Opo, I don't know kung, well, di na ho sila kasama dun sa mga susunod, no? Kasi post-graduate na po siya. By the way, yung coverage po ng batas, kailangan no, Filipino citizen ka. Kasi may mga SUCs po tayo, may mga foreigners, no? Opo, kahit yung napuntahan namin sa Quezon na Southern Luzon State University, doon po sa Lukban, meron rin silang foreigners eh. So, kailangan po, Pinoy ka. Pangalawa, kailangan po undergraduate. So, unfortunately, hindi ho kasama yung graduate and specifically yung medicine and law kasi mga graduate programs po yan. Pangatlo, kailangan po wala ho kayong bagsak. So, meron ho tayong grade requirement. No? This was, yun yung incentive para mag-aral. Opo. Para naman hindi masayang din pondo ng gobyerno. Yun yung kapalit. Tama ka, Eli. No? And this was the amendment of Senator Gordon. No? Na siguro naman,
pwede tayo maghiling ng kapalit. At yung kapalit, minimum na siguro is wala kang lagpak, no? Mm-hmm. Now, hindi naman ho kami nag-agree na kailangan ng sobrang taas na grado. Oo, kasi paminsan, dapat walang grade na bababa sa 85. Oh, walang ganon. Oh, yun yung academic scholarship, no? Pero ito naman po, I think i-minimum lang po yan na wala pong bagsak. Meron yung pang-apat pa na coverage, no? First degree. Kailangan ng first degree. Meaning, kung nakagraduate ka na noon, at gusto mong bumalik, hindi ka na rin pwede mag-avail. So, hindi first pwede sa second course? Hindi po pwede. Hindi po pwede. First degree lang po. Now, sa kakaikot po namin, Vice, ang raming detalyeng lumalabas. Sa totoo lang, may mga tanong po yung mga estudyante, eh, sir, bumagsak ko kami, kailangan po namin mag special course. Mm-mm. Yung special course kasama ba? Kasama ba? Sa totoo lang, sabi ko, hindi ako sigurado, di ba? Or nagtatanong po yung mga school heads, ito po ba ay naka, ito ba ay appreciated as income ng school or as line item? Kasi kung income, pwede mong magamit sa mga casuals. Kung line item, di mo pwedeng gamitin sa ganitong bagay. No? Marami pa pong detalye. And to be honest, may mga proseso pang kailangan tapusin at buuin. Opo. Anyway, kakapin naman pa lang naman nung isang araw. But definitely po, babantayan ho natin yan. And I think, ngayon po na, you know, napakalakas po ng suporta para sa ating batas. Kailangan po yung taong bayan, nakabantay tayo sa IRR, masigurado ho natin na ma-implement po talaga ito. At yung mga detalye, no, sabi nga, devil is in the details. Oo. Talagang masigurado ho na pabor po to sa mga estudyante. Eh, paminsan ka, Eli, yung paggawa ng IRR, mas mahaba pa sa paggawa ng batas. Eh. Ayun. Basta dapat pero siguro. Pero tingin ko, ito hindi. Ngayon, babantayin yun. Opo. Senator, opo. And again, yung CHED naman, they've had, I think, more than a year already para magbuo ng IRR para dito. And in fairness to CHED, no, full support din po sila sa pagpapatupad nito. So, mukhang all systems go naman tayo for school year 2018, and hopefully, masama rin natin yung second semester ng school year 2017-2018. Okay. Ang bilis ng oras. Oo, ang bilis ng oras. Apo, so, pero, eto ka, Eli, napakalinaw nung mga paliwanag ni Senator Bam. Sana po yung mga nakikinig sa atin na marami nagtatanong, nasagot na po yung inyong mga katanungan. Okay, Senator, salamat po sa inyong oras. Thank you po. Maraming salamat, Senator Bam. Okay, Senator.